Assalamualaikum. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaway-kaway naman po dyan. Ayun, medyo nalitiw po ato yung ating host, no? To those who do not know me, ako po si Sharifa Akil Mangudadatu, former Mutianang Pilipinas and Miss Asia Pacific International 2018. Actually, hindi ko expected na may part ako sa program because we came all the way from Mindanao with my husband para lang mag-attend sa proclamation ng ating beloved future President of the Philippines. Yes. So, ayon, I have prepared a speech here. Kanina ginawa ko while we were in, loob ng eroplano. So, eto babasahin ko na lang in order for me to deliver it well. So, to all of our beloved guests, to all of our beloved guests and colleagues in public service who are all present here today, I join with you, the people of Manila, and all who have come here in supporting the proclamation of our future President of the Republic of the Philippines, Honorable Isko Dumagoso Moreno. Ang aking taus-pusong pagrespeto at pagsaludo sa lahat ng ating mga kaanib, sa politika man o sa personal na buhay. Tayo ay nagsama-sama upang itaguyod ang ating mga hangarin na magbigay serbisyo sa sambayanang Pilipino sa pamamaraang naangkop sa batas, moralidad at mga gawaing katanggap-tanggap ng buong sambayanang Pilipino. Sa araw na ito, ako na bilang aspirant governor ng lalawigan ng Sultan Kudarat, bilang isang asawa ng representative ng 2nd District ng Maguindanao Province, who also inspired me to be in public service, Esmael Toto Mangudadatu, ay naghahangad rin na maisakatuparan ang aking mga mithiin na makapagserbisyo sa aking komunidad. Ang komunidad na kung saan ako lumaki at namulat, ang probinsyang aking palaging daladala sa aking tungkulin bilang ehemplo ng mga kababaihan na maging matapang at taas noong ipagmamalaki ang ating kakayahan, mamuno kahit maging isang gobernador pa. Ngayon, ang aking mithiing maging gobernador ng Sultan Kudarat ay magiging mas kaaya-aya kapag ito ay napanguluhan ng isang taong may kakayahang mamuno sa ating bansa. Ang taong may sapat na kapasidad, intelektual, impluensya, aksyon, at may sapat na hangaring pangmatagalang progresibo sa ating bayan at higit sa lahat. Ang taong walang anumang bahid ng korupsyon at katiwalian. Nakikita natin sa kanya ang kanyang aksyon at dedikasyon sa serbisyo bilang mayor ng Maynila. Siya ay hindi natakot na baguhin ang sistemang di kaaya-aya at ito ay nagdulot ng magandang pagbabago sa kanyang nasasakupan. At ngayon, bilang kaalyado at kapares sa kanyang mga mithiin, ako at ang aking asawa na si Congressman Esmael Toto Mangudadatu ay labis ang pagsuporta at pagtingala sa kanya bilang kandidato sa pagkapresidente ng Pilipinas. Kaya naman ngayon ay nandirito kami, buong pusong nagpapakita ng suporta at pagsang-ayon sa aming mga hangarin na magdadala pa ng isang masigabong at maunlad na Pilipinas. Aking mga kababayan sa Kamaynilaan, mga kababaihan, mga kabataan, mga iba't ibang sektor ng lipunan, ako rin po ay kagaya ninyo,
dumanas ng paghihirap, nagsumikap, nangarap, at natutong tumayo at magsalita sa aking kakayahan. Bilang taong may takot sa Diyos, na hindi kayang gumawa ng mga bagay na ating ikasisira. Kaya naman, itong aking mga karanasan ay nakita ko rin sa aking presidente Isko Moreno. Kaya kami ay hindi bulag sa realidad na natatamasa ng ating mga kababayan na nasa laylayan pa rin magpa hanggang ngayon. Ngayong gabi na ito at sa darating pang mga panahon, ang ating suporta kay Isko Moreno ay naway manatiling malakas at kaaya-aya na kahit anumang pagsubok na darating, si Isko lamang ang nais natin. Ang nais ninyo ay nais ko din. Ako po muli si Sharifa Akil Mangudadatu. Ipinagmamalaki ko po na ang aking presidente ay walang iba kundi si Isko Moreno. Dahil kay Isko, posible mas maunlad na Pilipinas at pagbabago ng bansang ating minamahal. Maraming salamat po. Pilipinas, God first. Maraming salamat po sa inyong mensahe ng pagsubok.